אנקויקום זומבי סינולת ניאלקין אם פולידו פרובינשה סיליד ng קובו. Nakaratay ang may sakit na si Aling Lena nang biglang lumitaw si Kamatayan. Naiibang anyo ni Kamatayan. Ulo lang nito ang bungo pero malago ang buhok. Maskulado ang katawan. Litaw ang mga ugat. Nakabukol sa katawan ang mga nagdadaingang maliliit na ulo ng mga kaluluwang ihahatid dito sa kabilang buhay. Hinarap ni Kamatayan si Aling Lena. Oras mo na. At sinimulan nitong higupin ng bibig ang kaluluwa ni Aling Lena. Sindak ang payat at 30 anyos nating bida na si Tantoy Schwarzenegger nang mapasukan ang eksena. Wag! Pero tuluyan nang nahigup ni Kamatayan ang kaluluwa ng kanyang ina. Maliit na ulo na lang din ito na nakabukol sa katawan ni Kamatayan. Alak! Tulungan mo ako! Tigmak sa luha si Tantoy. Pakawalan mo ang aking ina! Magkakasama rin kayo ng iyong ina, Tantoy. Papalikan kita. Lumipad palabas ng bintana ang kolektor ng kaluluwa. Pabiling-biling sa banig si Tantoy, panaginip lang pala niya ang nakakatakot na eksena. Niyugyug si Tantoy ng isa pa nating bidang si Betya, edad 7. Kuya! Gising! Pero hindi magising-gising si Tantoy. Biglang may naisip si Betya para magising ang kapatid. Alam ko na! Tumuwad si Betya at inututan sa mukha si Tantoy. Maasim pa sa kalamansi ang mukhang nagising si Tantoy. Binabangungot ka, kuya! Bilang batang to, binuhusan mo na lang sana ako ng tubig kaysa inututan mo ako sa mukha. Ganda pilipit ang Betya sa pagtawa. Ang bango, no? Naku, dyan ka na nga. Painumin ko pa nga pala ng gamot ang inay. Sumunod si Betya. Tutulungan kita, kuya! Pero napasukan nila sa silid ang inang may sakit na nakalaylay ang ulo sa katre. Daklot ang dibdib. Nakatarak ang mga mata. Sabay na pumalahaw ang magkapatid. Inay! Inay! Biglang umayos ng higa si Aling Lena. Practice lang. Napakamot sa ulo si Tantoy. Inay naman eh, bakit kayo nagbibiro ng ganyan? Nagpa-practice nga lang ako. Ramdam ko kasi na malapit na talaga akong matigok. Magtatagal pa kayo, Nay. Hindi na. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Nararamdaman mo ba nararamdaman ko? Akong may katawan kaya kapag sinabi kong mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Tarantang inihanda ni Tantoy ang gamot. Sige na, uminom na po kayo ng gamot, Nay. Bilis na. Teka, hindi pa ako kumakain eh. Gusto mo ba magka-ulcer ako? Eh, Nay, wala ho tayong pagkain eh. Eh, ayaw na akong pautangin sa tindahan. Eh, nagmakaawa na nga ho ako ng husto pero waipik pa rin eh. Eh, hanggang Mars na raw ho yung haba ng listahan ng mga utang natin sa kanila. Oh, siya. Iinom na ako ng gamot. Iisipin ko na lang na busog na ako. Pero kahit nakainom na ito ng gamot ay dinalahit pa rin ang umbo. Walang humpay. Alalang hinaplos-aplos ni Tantoy ang likod ng ina. Biglang nangisay at tumarak ang mga mata ni Aling Lena. Kasunod niyo'y lumaylay ang ulo nito. Tigalgal sina Tantoy at Betya. Inay! Inay! Walang kakilos-kilos ang ina. Patay na ang inay, kuya! Panabay na pumalahaw at yumakap sa ina ang magkapatid. Inay! Bumuhos ang ulan.
Waring nakiiyak ang langit. Pero nakangisi at biglang nagmulat ng mga mata si Aling Lena. Practice! Part 2! Biglang preno sa pag-iyak sina Tantoy at Betsa, pati ang ulan, biglang preno rin. Hey! Ang inay talaga, oo! Oh. Nagpumilit bumangon ang ina. Aktong aalalayan ni Tantoy, pero tumutulito. Kaya ko! Naglakad patungo sa bintana si Aling Lena at seryosong tumanaw sa kawalan. Ipangako mo, Tantoy, na kapag wala na ako, ay hinding-hindi mo pababayaan si Betya. Oo, Nay, pero mahiga na ulit kayo at baka matumba pa kayo riyan. Hindi tuminag sa pagkakatayo sa harap ng bintana ang ina. Sige na ho, mahiga na ho kayo, sabi na eh. Nang hindi pa rin tuminag si Aling Lena, ay nilapitan na ito ni Tantoy. Ngunit ganun na lang ang panggigilalas niya nang makitang patay na ang ina. Namatay itong nakatayo. Betya, tigok na ang nanay. Totoo na to. Pumilantik ang kilay ni Betya. Oos, di nga. Itinaas ni Tantoy ang kanang kamay. Dead na nga, promise. Sabay na pumalahaw ng malakas ang magkapatid. Sementeryo. Nakasakay sa mga balikat ni Tantoy si Betsa habang kinakausap ang inang sa fourth floor ng kondo inilibing. Inay, paano kung mamaya eh si kuya naman ang mamatay? Paano na ako? Eh, lintik na mangiri. Matagal pa ako. Asar ang Tantoy. Ang kapitbahay nilang Tabatsoy at Gahaman ang sumagot sa lahat ng gastos sa pagkamatay ng ina ng magkapatid. Gahaman nga kaya may kapalit. Akin na ngayon ang kaperanggot niyong kubo at lupa, no? Lugi pa nga ako eh, hmm? Malungkot na tango lang ang itinugon ni Tantoy sa masyubang balyena. Hindi masama ang ugali ko, kaya't bibigyan ko kayo ng sapat na palugit para lumayas dito. Nako, maraming salamat ho. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O, tapos na ang binigay kong palugit. Layas na kayo. Chupi! Asar to the bones na napabulong ang Tantoy. Kaskas ko kaya mukha nito sa simento. Napakagahaman eh. Panting ang matabang masyuba. Ano sabi mo? Bakit sinabi mo atang gahaman ako? Hindi ko sinabing gahaman kayo. Ang sabi ko, ganig kayo. Ayan, linawin mo. Lika na nga, Betya. Pag-impake na tayo. Maya-maya lang ay papaalis na ang magkapatid. Papalubog na ang araw. Nagbabagsakan ang mga tuyong dahon. Napakalungkot ng paligid. Tila nakikiramay sa kalungkutang naghahari sa damdamin ni Tantoy na nooy luhaang pinagmamasdan ang kanilang kubo. Ay, napakasakit lisanin ng lugar na punong-puno ng alaala. Sumigok-sigok siya na tila mapapahagulgol pa. Alam mo, Betya, noon... Noon ay ano, kuya? Biglang naging normal ang ekspresyon ni Tantoy sabay palis ng luha. Ewan, kalimutan ko na. Noon pa kasi yun eh. Tena nga, dumidilim na. Ilang saglit pa at sakay na ng ordinary bus na patungong Maynila ang magkapatid. Taglay ang pabaong pera ng ilang mababait na kapitbahay. Hahanapin natin ang ama nating umabando na sa atin. Oo nga! Baka mayaman na siya! Papabili ako ng lechong manok!
Malayo ang biyahe. Umaga na nang makarating sa Maynila ang dalawa. Habang naglalakad ay napadaan sila sa tindahan ng litsong manok. Tulo laway si Becha. Pangarap kong makatikim nito eh. Pahiri mo na lang yung laway mo, wala tayong pera para dyan. Madali namang nakakita ng matutuluyan ang dalawa. Murang-mura ang upa. Yun nga lang, barong-barong na isang anay na lang ang hindi pumipirma para magiba. Konting tiis na lang. Sa gandang lalaki kong to, baka may kumuha ng artista sa akin eh. Marupok tong tirahan natin, kuya. Baka magiba sa lakas ng hangin mo. Napasok na piyon sa isang construction site si Tantoy. Mahirap ang trabaho pero kahit papaano ay isinisingit pa rin niya ang paghahanap sa ama. Ma'am, nakikilala niyo ho ba yung taong ito? Hindi ko siya kilala, iho. Kung minsan ay nawawalan na ng pag-asa si Tantoy na makita pa ang ama, pero nagbabaka sakali at nagbabaka sakali pa rin siya, alang-alang na lang sa kinabukasan ng pinakamamahal niyang si Becha. Hinaplos ni Tantoy ang buhok ng natutulog na si Becha. Kung hindi ko man matagpuan si Itay, sana magkahanap buhay ako ng medyo maganda ang kita para mapag-aral kita at mabigay ko ang iba pang mga pangangailangan mo. Isang araw na galing sa trabaho si Tantoy ay nabungaran niya sa barong-barong si Becha na ganadong-ganadong kumakain. Uy, sarap na sarap si Bunso ah. Oh, hinay-hinay lang, baka mabulunan ka. Teka, saan galing yung dilatang yan? Masayang tumugon si Becha. Bayad sa akin to ng kapitbahay nating mayaman. Pinaglinis niya kasi ako ng kanilang bakuran. Teka na kuya, kumain ka na. Lumapit sa kapatid si Tantoy. Pinanlakhan siya ng mata nang mabasa ang nakasulat sa lata ng kinakain nito. Anak ng dog food to eh. Pakain sa aso to, Becha. Dead malang si Becha. Amo na, karni. Sa sama ng loob ay naipukul ni Tantoy sa sahig ang delatang dog food. Wag kuya! Dali-daling pinulot ni Becha ang dog food at sabik na kinain pa rin. Ano ka ba kuya? Sayang to eh. Maluha-luha sa awa sa kapatid, si Tantoy. Becha naman eh. Diyos ko. Parang sasabog ang dibdib sa sama ng loob na tinalikuran na lang niya ang kahabag-habag na eksenang iyon. Namintana siya. Kuyum ang mga palad at tiimbagang na tinanaw ang malaking bahay. Pumatak ang masaganang luha. Namalaya na lang ni Tantoy na nasa harapan siya ng malaking bahay, naglalatang ang galit sa dibdib. Kinalampag niya ang gate niyon. Hoy! Lumabas ka riyan! Labas! Sambako lang mukhang lumabas ang may-ari ng malaking bahay. Malaking lalaki ito. Sa mukha pa lang nito na animoy hinugot sa kwet ni Satanas ay mahuhulaan mo ng ubo nito ng balasubas. General sa kabalasubasan. Sininghan nito si Tantoy. Ano't nag-iskandalo ka rito, ha? Animoy lalaking guy na dinuro ito ni Tantoy. Tuwid na tuwid ang daliri. My sister is not a dog! Ang kapatid ko ay tao at hindi asong ulol! Nagkasa ng baril de sabog ang malaking lalaki sabay tutok sa ilong ni Tantoy. Ulol! Gusto ko bang pasabugin ko yung kulangot mo? Matapang alam dahil may baril ka! Binitawan ng lalaki ang baril at pumormang boksingero. Ah, ganun! Sige! Boxing tayo! Napalunok si Tantoy. Ang laki kaya ng kamao ng lalaki. Ganun pa man ay matapang pa rin siyang nagsalita. Matapang ka lang dahil... Dahil ano? Dahil matapang ka. Kunduwag ka eh, hindi ka matapang, di ba? Iniamba ng lalaki ang kamao para padapuin sa mukha ni Tantoy. Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. Biglang humarang si Becha. Huwag po! Hindi natuloy ang pagsuntok ng lalaki kay Tantoy.
Umalis ka na rito, Becha. Magtutuos pa kami ng lalaking to. Umuwi na tayo, kuya! Maawa ka! Astig ang dating ni Tantoy. At bakit ako maawa sa kanya? Inapika niya, di ba? Napakamot sa ulo si Becha. Maawa ka sa sarili mo! Tingnan mo nga, oh! David ka! Kulayat siya! Oo nga, no. Tinan mo, umuwi. Noon parang nag-walk out ang tapang sa katawan ni Tantoy. Ang sobrang pag-aglahi ng mayamang kapitbahay kay Becha ay nagsilbing hamon kay Tantoy upang lalong magsumikap sa paghahanap buhay. Bukod sa pagpipiyon ay nagtinda na rin siya ng balut sa gabi. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon na nagkaroon ng handaan sa malaking bahay ng balasubas na lalaki. Bukas ang gate, nakita ni Becha na pinapakain ng katulong ng litsong manok ang malaking aso. Tulo laway si Becha. Sarap nun! Papakain lang sa aso! Nangahas si Becha, lumapit sa aso. Tengi! Isang piraso lang! Akmang dadampot ng litsong manok si Becha nang biglang sagpangin sa braso ng aso. Siyang dating ni Tantoy. Hoy! Nakahagilap ng pamalo si Tantoy. Sinugod ang aso. Naghamok sila. Hoy! Maya-maya'y patay nang nakabulagta sa kalsada ang aso. Matikas na nakatayo sa tabi nito si Tantoy. Punit-punit ang damit. Duguan. May malalaking kagat sa mukha, lieg at iba pang mga parte ng katawan. Kala mo ubra ka sa akin, ha? Pero nagimbal si Tantoy nang biglang lumitaw si Kamatayan. Tena, Tantoy. Ikaw? Itinuro ni Kamatayan ang katawang lupa ni Tantoy na iniiyakan ni Becha. Kaluluwa ka na lang. Patay ka na. Hindi! Hinigop ng bibig ni Kamatayan ang kaluluwa ni Tantoy. Lumipad si Kamatayan kasama ang iba pang kaluluwa. Nakabukol na rin sa katawan nito ang maliit na ulo ng umiiyak na si Tantoy. Para awa mo na, Kamatayan! Huwag mo muna akong kunin! Namisin pa ako! Kawawa ang kapatid ko! Tinaramdam ko. Kinulit ng kinulit ni Tantoy si Kamatayan hanggang sa... Osa, bibigyan kita ng pagkakataong tupadin ng mga naiwan mong misyon sa lupa. Pero yun ay kung matatalo mo ako sa isang napakabigat na laban. Nakahanda ako! Ang tinutukoy na laban ni Kamatayan, Jack and Poy, 1 to 1 million. At dahil sa matinding hangarin ni Tantoy na makabalik sa lupa, ay tinalo niya ito matapos ng isang araw nilang pagja-Jack and Poy. Bumulusok ng pabalik sa lupa ang kaluluwa ni Tantoy. May paalala si Kamatayan. Tandaan mo, Tantoy. 40 days ka lang mamamalagi sa lupa. Tapos o hindi tapos ang mga misyon mo, kukunin kita. Parang blade na humiwa sa puso ni Tantoy ang narat ng eksena. Payak na payak ang burol niya. Iilan lang ang tao. Nasa tabi ng mumurang kabaong ni Tantoy ang umiiyak na si Becha. Kuya! Kuya ko! Paano na ako? Luhaan si Tantoy. Awang-awa kay Becha. Pero hindi naman siya nakikita, naririnig at nararamdaman ng kapatid. Narito lang ang kuya mo, bunso. Akong bahala sa'yo. Sinita ng balasubas na lalaki si Becha. Tumigil ka na ng kangangawa. Buti nga sinagot ko ang burol ng kapatid mo. Pinatay niya ang paborito kong aso. Magpapasugal na lang ako para makabawi. Maimpluwensya ang lalaki kung kaya't nakalusot ito sa imbestigasyon. Gigil na gigil si Tantoy dito.
Hayop ka! Sinuntok ni Tantoy ang lalaki pero naglagos lang ang kamay niya rito. Natigilan si Tantoy. Paano niya may pagtatanggol si Betsa at magagampanan ang iba pang mga misyon para rito kayang tila walang kayang gawin ang isang kaluluwang tulad niya? Pagkalibing kay Tantoy ay nasagot ang kanyang katanungan. Nagpakita sa kanya si Kamatayan. Pasensya ka na, Tantoy. Hindi ko naisip na paano ka nga pala makakakilos dito sa lupa ganyang isa ka nalang kaluluwa. Magulo kasi ang isip ko dahil nagkatampuhan kami ng syota ko. Nax, sana all may syota. Pero teka, narito ka ba para tulungan ako, Kamatayan? Oo, lalagyan kita ng katawang lupa. Sa isang kumpas ni Kamatayan ay nagkaroon ng katawang lupa si Tantoy. Uy, ganito talaga ang itsura ko. Pero bakit sobrang putla at nangingiti man paligid ng mga mata? Zombie ka na eh. Huwag ka nang magreklamo. At nagpakita si Tantoy kay Betsa na nooy matutulog na sana. Betya? Kuya! Buong pananabik na niyakap ni Betsa ang kanyang kuya. Hindi ka natatakot sa akin. Isa na akong zombie. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Mas cute ka kaya ngayon. Buong pagmamahal na ginantihan ng yakap ni Tantoy ang pinakamamahal na kapatid, may luha sa mga mata. I love you, bunso. Gumawa ng paraan si Tantoy upang hindi siya mahalatang zombie at magampanan ng mga tungkulin para kay Betsa. Make up, lipstick, shades, long sleeves na t-shirt lang ang katapat at presto! Poging-pogi na ako at hindi makikilala ng iba. Malayang nagampanan ni Tantoy ang mga dating trabaho upang mabuhay si Betsa. Pati ang paghahanap sa kanilang ama ay naisisingit niya. Kung paano niya nagagawa ang lahat ng yun, yun ang kapangyarihan ng pagmamahal niya sa kapatid. Isang gabing galing sa paglalako ng balut si Tantoy ay nakita siya ng balasubas na lalaki. Dinuro siya nito. Ikaw pala ang bagong kasama ni Betsa? Nadagdagan na naman pala ang patay gutom dito, kaya sobrang bantot ang paligid. Nagtagis ang mga ngipin ni Tantoy. Napakasama mo! Inalis niya ang disguise at natambad ang kanyang pagka-zombie. Pagkatapos ay umakma siyang sasakali ng balasubas na lalaki. Si Tantoy ako! Nagbalik ako upang isama ka sa hukay! Hindi tinantanan ni Tantoy ang balasubas na lalaki hanggang sa bumigay ang katinuan nito. Multo! Zombie! Kinabukasan ay dinampot ito upang dalhin sa mental hospital. Bitiwan niyo ako! Hindi ako baliw! Sinaulo ako! Ligtas na si Betsa sa deprimerang mang-aapi. Pero may problema pa. Hindi pa natatagpuan ni Tantoy ang kanilang itay. Gayong iilang araw na lang ang nalalabi niya rito sa lupa. Taghana na ang tumulong kay Tantoy. Isang gabi na naglalako siya ng balut ay bahagya siyang nabundol ng kotse. Bumaba ng kotse ang matandang lalaking nagmamaneho sa kotse at inalalayan sa pagbangon si Tantoy. Nako, nasaktan ka ba? Okay lang ho ako. Hindi! Dadalhin kita sa ospital! Maliwanag ang ilaw ng poste at namukhaan ni Tantoy ang matandang lalaki. Itay? Napamaang ang matandang lalaki. Itay? Nagtanggal ng disguise si Tantoy. Ako po si Tantoy, Itay. Maraming taon na ho nakakaraan mula nang iniwanan niyo kami ni Inay. Tingkoy, ikaw nga! Iniwan si Tantoy ng ama ng dahil sa ibang babae. Mayamang babae. Nag-iisa na ako sa buhay. Kamamatay lang sa sakit na kanser ng babaeng sinamahan ko. Kukunin ko na kayong mag-iina. Patay na ho si Inay. Ha?
Babawi na lang ako sa inyong magkapatid. Kay Betya na lang itay. Patay na rin ako. Gulat na gulat ang matandang lalaki. Anong? Pumatak ang luha ni Tantoy. May hinanakit sa tinig niya nang muling magsalita. Ginawa ko ang lahat para makabalik dito sa lupa. Para kahit pansamantala magampanan ko mga obligasyon. Hindi ako katulad niyo, Tay. Nagpabulag sa kislap ng salapi. Samot-saring damdamin ang sumakmal sa kalooban ng ama ni Tantoy. Napagulgol ito. Patawarin mo ako. Gusto kong makita si Betya. Bukas na lang, Tay. Gusto ko munang ihanda si Betya sa pagkikita ninyo at paglisan ko. Bukas na ang huling araw ko rito sa lupa. At huling araw na ni Tantoy. Betya, bunso, nakita ko na ang itay natin. Mamaya darating na siya rito. Talaga, kuya? Oo, pero bunso, magpapaalam na ang kuya, ha? Hindi! Parang sinaksak ang puso ni Tantoy ng parang aping-aping anghel na umiyak si Betya. Wala tayong magagawa, bunso. Ayoko! Huwag mo akong iwan, kuya ko! Luhaang niyakap ng mahigpit ni Tantoy ang pinakamamahal na kapatid. Maya-maya'y pinilit niyang umiti. Tahan na, bunso. May sorpresa ako sa'yo. Kinuha ni Tantoy sa basket ng balut ang sinasabing sorpresa. Tcharan! Wow! Lechong manok! Sabik na nilantakan ni Betya ang lechong manok. Walang kamalay-malay na may humihigop pataas sa kaluluwa ng kanyang kuya. Nang mahigop na ang kaluluwa ni Tantoy, ay parang bulang naglaho ang pahiram na katawan ni Kamatayan. Nakalutang sa may bubungan ng barong-barong ang lumuluhang si Kamatayan. Tuluyan nang pumasok sa bibig niya ang kaluluwa ni Tantoy. Sorry, Tantoy. Pero tapos na ang palugit. Hanggang sa naging maliit na ulo na lang si Tantoy na nakabukol sa maskuladong katawan ni Kamatayan. Maraming salamat sa iyo, Kamatayan. Tena, tama na ang iyak. Di bagay sa iyo. Pumaimbulog na patungong langit si Kamatayan. Sa paglisan ni Tantoy ay siya namang pagdating ng kanilang ama sa barong-barong ng bagong pag-asa. Nakatanaw pa rin sa kalupaan si Tantoy. Mapait ang ngiting bumuhos ang luha sa mga mata. Umalo ang luha sa ulan, waring nakikiiyak din ang mga anghel sa langit. Ah, mamimiss ni Tantoy si Betya, ang pangungulit nito ng litsong manok, ang mga kakwelahan nito, ang mga yakap at halik. Pero ang mahalaga ay maganda na ang magiging kinabukasan ng pinakamamahal niyang kapatid sa piling ng kanilang ama.